Iimbestigahan ng Department of Agriculture kung bakit mataas ang singil sa manok sa merkado, gayong bagsak naman ang presyuhan nito sa poultry. Nagbabala naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kaugnay sa banta ng red tide sa ilang bahagi ng baybayin ng Capiz, Aklan, Bohol, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Dagsa ang bumibili ng frozen na manok sa tindahang ito sa Maynila habang papalapit ang holiday. Paano ba naman kasi 150 pesos lang ang per kilo ng frozen na hita. Mas mura ng 50 pesos kumpara sa sariwa. Karindiri ang mas maraming bumibili. Box-box po, nakuha. Pero si Joel, sariwang manok pa rin ang pinili. Yun nga lang, kalahating kilo lang ang nagkasya sa budget niya. Medyo mahal na din kasi pag isang kilo eh. Kumbaga, bili lang kami ng konti, tapos haluan na lang namin ng iba pang pwedeng ilagay para dumami. Kung tutusin, bumaba raw ang presyo ng sariwang manok sa trabaho market, pero... Yung kuha namin, mataas pa rin. Lagi naman nangyayari yun pag per month, magde-December, mataas yung presyo. Nung last week, ang bentahan po namin 200. Sa ngayon po, nagbibigay po kami ng 180, 190. Sana mas bumaba pa yung bigay sa amin para pag nagbenta po kami sa mga suki namin, mas mababa po namin maibibigay. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa 200 pesos ang presyo ng sariwang manok. Masyad raw yan mataas, sabi ng United Broiler Raisers Association, gayong bagsak na ang farm gate price ng buhay na manok. Yung oversize, 68 na lang. At yung regular size, 70 pesos. Nasa survey ng DEA, ang benta naman sa mga pamilya, 190 pa rin eh. Tapos, masasabi mo, profiteering na yan. Ang malala dito, lugi-lugi na kami kasi ang production cost namin, 93 to 96 pesos per kilo. So, kung bibenta namin yan ng 70 pesos, nalulugi ka ng mga 25 pesos bawat kilo. Iniimbestigahan na ng DA ang mahal na presyo ng manok sa merkado. Mababa na raw ang kuha ng mga biyahero sa farm, kaya dapat itong maramdaman ng mga consumer. Nakatutok ngayon ang kagawaran sa pagpapamura ng sisiw at patuka. Mariin ding iginit ng DA na bawal ang pagbibenta ng frozen o imported na manok sa mga palengke. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa DTI para alisin na ang mga ito. Samantala, idineklara ng Oriental Mindoro Provincial Government ang state of calamity sa ilang bayan sa probinsya sa harap ng naitalang kaso ng African swine fever. Kabilang dito ang Bulalakaw, Bungabon, Nauhan, Bansud at Pinamalayan. Nakatakda ring isama ang bayan ng Pola. Una rito, inilagay din sa state of calamity ang Mansalay at Rojas. Nagbabala naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagkain ng shellfish gaya ng alamang sa ilang bahagi ng baybayin ng Capiz, Aklan, Bohol, Zamboanga del Sur at del Norte matapos magpositibo sa nakalalasong paralytic shellfish poison o red tide. Ligtas namang kainin ng isda, pusit, hipon at alimango basta tiyaking sariwa at nalinisang mabuti. Clazel Pardilla para sa bayan.